So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende po yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana'y sa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga babae nating OFW at mga babae natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling informations na ipinapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na ng mga fentanyl bloggers, mga kababayan. Yes, double sa sasagutin. Bakit? Kasi paghahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BUM at sa Marcos Administration. Sa katakalan, mga kababayan, ang kanilang mga paninira ay magitotoo yan sa mata ng ibang tao. So, dapat sa sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama nyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube. Pero ibibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kabibahay na social media. So, magandang buhay sa ating lahat, mga kabayan, and happy Friday sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, before na mag-start, syempre, i-check muna natin dito kung sino may mga kapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. So sila po itong tinatawag po ng mga keyboard warriors, mga kababayan. At nandito sa listahan, anong una po? Si Ma'am Maria Midasiplon, meron siyang 66 lahat ng mga comments. Nandiyan po si Ma'am Shane Sibal, meron siyang 57 po ng mga comments. Ian Gimentiza, meron siyang 32 ng mga comments. Lori Mamawag, meron siyang 30 ng mga comments. And Alicia, meron siyang 15 lahat ng mga comments. Again, sa kasamas po sa ating mga keyboard warriors. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating mga viewers po na mga silent viewers. Thank you so much. At sa inyo po mga viewers natin na lagi pong nagsishare ng ating mga videos. Thank you so much. At syempre mga kababayan, i-welcome rin po natin ang ating mga channel members. Nandyan po si Barbara Butler, Leah Ann, Jose Benjoy Napikins, Gold Digger, Eva Ponsalan, Posang Inami, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Fizz Calante, Rasita Rowell, and Bia Bibar. I-greet po natin ang mga membro po ng Samahang BBM para sa Pagbabago Worldwide Movement. Kasama rin po natin ang mga membro po ng CCF or Christ Commission Fellowship. Nandiyan rin po ang mga membro ng Catholic Biblical Christian Church. Nandiyan rin po kasama natin ngayong araw ang mga membro po ng Seventh-day Adventist Church or Sabadista. Nandiyan po ang mga membro ng INC or Iglesia ni Cristo. At syempre, mga kababayan natin po, mga kapatid na mga Muslim, kasama natin sila ngayong araw. Okay, so mga kababayan ko, kumusta ang lahat? Did you miss me? You know, I'm very happy today. At saka very excited po na balita sa inyo kasi marami tayong mga pasabog po ngayong araw, mga kababayan. Yes, you heard it right. Maraming pasabog. I am very sure ito po mga haters na nandito po, mga supporters po sa kabilang kubol, lalong-lalo na kay Hital, mga kababayan. Alam niyo ba na may balita po kay Hital? Kasi si Hital, mga kababayan, nabalitaan namin na meron palang bagong nagkaso sa kanya. Yes, meron bagong nagkaso. Diba, aside pa po sa latest po sa kanyang sa kaso sa kanya, yung kay Abel Bacodio, mga kababayan, meron rin pong iba na nagkaso sa kanya na isa rin pong fashion designer at saka international po na designer, mga kababayan. Yes, actually kahapon, may nakita kasi ako na vlog po ni Mike Cervera na ayon sa kanya, chismis pa lang daw, chismis. Kasi nga, meron pong in-advise ito si Mark Cervera sa kanya, kasi nga si Mike, mga kababayan, at saka si Hital, magkaibigan ho sila. Pero siyempre po, kilala naman natin po itong si Hital na napaka hard-headed talaga, at saka sa tingin ko lang po ha, kung bakit po nagaganyan yan si Hital, kasi nga siya po'y bayad, mga kababayan. Meron pong mga tao pong malalaki na nandyan po sa kanyang likod, so siya po'y no choice dito, na kahit po siya po'y magbabalita dito na mga walang ebidensya at wala talagang kabuluhan, mga kababayan, no choice siya kasi nga nakaganoon na siya sa kanyang mga kababayan. Ang kanyang life nakaganoon na po. So siya po'y bayad siguro kaya wala siyang magawa dito kundi ibalita lang po ang gustong ipabalita sa kanya yung mga nasa likod sa kanya, mga kababayan. Asan ipapakita, ipaparinig ko muna sa inyo. Yung kasi pong ibinalita kahapon ni Mike Cervera para po at least totoo po ating sinasabi ito, mga kababayan. Okay, so ipaparinig ko na po sa inyo. Let's hear this.
si Maharlika, yung kaibigan ko. Preni, nako, ano ba? Tad-tad ka na! Tad-tad ka na ng kaso! Alam niyo kung sino nagkaso? Nako po! Mukhang mauoblo na to si ano, si Maharlika, sa totoo lang, mga kababayan. So eto na nga, mga kababayan, galing ako sa kaibigan ko. Alam niyo naman, marami tayong kaibigan, di ba? Marami tayong kaibigan, mga chikadora din. Bagong-bago tong issue na to. Siguro, baka anytime lumabas, may kaso na naman. Dahil nga daw, parang siniraan niya na siniraan ito. Oo. Alam niyo na si Maharlika, di ba? Mapanira talaga. Mahilig gumawa ng kwento, mahilig gumawa ng mga istorya na ano, na hindi mo alam kung saan niya kinukuha, di ba? Hindi mo alam kung saan niya kinukukay na ano, na baul. Ngayon, eto, bukod kay Abel Bakudyo, bukod kay Tunying, nako, eto, mas malupit. Mukhang hindi na to makakawala. Oo. Mukhang hindi na makakalawa. Oo, sana, no? Sana tuloy na siyang, ano, makulong. Oo nga, wish nyo nga yun, di ba? Wish nyo yun, eh. Malamang doon talaga ang punta, mga boss. Bibigyan ko kayo ng clue. Parang designer din. Pero hindi si ano ha, si Abel. Si Abel may kaso na eh, di ba? Oo, pinaghahanap na nga eh. So eto, naku. Alam niyo na ba kung sino? Clue nga, ayoko muna sabihin. Baka mamaya, sa unang pagkakataon, mamali tayo, di ba? Oo, ang magkakaso, designer. Oo. International din na designer. Isa argumento ni Manang yon, yung iniisip ko sa kuda ni Manang. Isabi ko siya eh. Ha? So ngayon, abangan ninyo. Ayun lang nga. Akala niya para siyang si Kibuloy. Ewan ko bakit yung mga yan, ano, feeling mga entitled, feeling mga untouchable, feeling akala mo mga ano, mga, alam mo yun, mga kanila yung ano, mundo. So kung madadagdagan na naman ang kaso ni Maharlika, eto pa. Eto pa. Mukhang alam na yata kung saan nagtatago. Naku, ba't ko nasabi? Baka umalis na naman. Naku, nabanggit ko. Huwag niyo like. Okay, so magkakabayan ko, di ba itong laging sinasabi po ni Hitad na ang kanyang ginagawa daw ay para sa bayan, mga kababayan. Para sa bayan daw, utot niya. Hindi naman para sa bayan, para sa bayad ka mo. Kaya nagaganyan po niya si Hitad, mga kababayan, kasi nga may malaking bayad dyan. Ngayon, kahapon po yun, yung sinabi ni Mark Severa. So ngayon, nagtanong-tanong ko, mga kababayan, meron dang mangyayari na isang press conference. So ngayon, before po nag-vlog si Sir Ivan, may nangyari po na press conference, mga kababayan, kaya hinintay ko lang po tapos yung press conference para ngayon ipapakita ko sa inyo yung press con, makakabayan, ng isang fashion designer na international, yung bago po na nagkaso ngayon kay Hitad, makakabayan. Okay, mamaya papakita natin yan. At syempre pag-uusapan po natin, kasi nga di ba kahapon napakita ko sa inyo, makakabayan, yung isa pong audio recording na gin-wiretap po yung boses po ni Efelisa, makakabayan. Alleged daw boses ni Efelisa. So ngayon nagtanong-tanong ako doon po sa merong access sa PCO at saka sa Malacanang, makakabayan. Sabi nila yung audio voice recording na yon na galing po kay Hitad, makakabayan, nangyari pala yon before pa po yung election. So during pa lang po doon sa pangkampanya pa, makakabayan, ni PBM, ni Bibi Sara, so yun pala nakuha yun ni Hitad, makakabayan. Ngayon ang plano po ng ano ng Malacanang, actually tinanong ko po yung aking kaibigan po na nandyan po sa PCO, sabi niya alam na daw yan ni Efelisa, alam na ho yan ng Malacanang, makakabayan. Ang gusto lang po ng Malacanang ni Efelisa, actually ayaw na ayaw talaga nila na mag disclose ako dito ng mga informations tungkol dyan, makakabayan, kasi nga meron talagang plano po ang Malacanang dito
kahital. Pero not now, makabayan. Hindi pa po ngayon. Ayon po yan, sabi sa akin, hindi pa lang ngayon. So kung gusto nila, sabi nila na, Sir Ivan, ilaylo lang muna natin yan. Hindi tayo dapat po maglabas ito ng information tungkol dyan. Pero hihintayin natin ang pasabog po ni FL, makabayan. So mangyari ho yan. Ang ginagawa dito, ni Hitad, kay FL, gincompile lang ho yan lahat, makabayan. So hihintayin natin yan, ang pasabog po ni FL. So hindi natin alam kung kailan ho yan, makabayan. But I am very sure, naramdaman ko yan, na talagang sasabog po yan si FL, makabayan. Re-resbikan niya itong si Hitad. Okay, so isa na po sa ating pag-uusapan mamaya. Kasi ka, di ba, tungkol dito sa mangyayari po sa na-tension dyan sa WPS, sa Yongin Seoul, during po magkaroon dito ng resupply mission po, makabayan, ating kababayan po mga Pinoy, mga Coast Guard, di ba, hinaharas po ng taga-China, makabayan. So ilang months na yan, or maybe years na nangyari na yan, na lagi pong binubole, hinaharas po ating kababayan po mga Coast Guard dyan sa West Philippine Sea. Alam nyo ba, talagang sumabo po yung balita na the other day, makahabayan, or kahapon nga pala yung makahabayan, na meron pa lang is 36 lahat po ng mga Chinese nationals na nandyan po, ipinasok po during sa Duterte administration, ipinasok pala dyan po sa Philippine Coast Guard Auxiliary, makahabayan. Talaga nung nabalitaan ko yan, gumanda lang tinga ko. Bakit? Kasi nga PCJ Auxiliary or Philippine Coast Guard Auxiliary, yan po ay isang parang secret weapon ho yan ng PCJ, makahabayan. Bakit sa Ivan? Kasi pagbabanggitin ho natin na PCJ Auxiliary, sila kasi dito yung napapatapad po ng mission, kung ano bang gustong gawin na dyan sa, during po sa mga safety dyan sa dagat, makabayan. Kung meron silang mission po doon sa Yongin Seoul, doon sa WPS, sila po ang nag-execute, yan pong PCJ Auxiliary. So anong nangyari dito, mga kaabayan? Meron pong nag-spy sa atin during po sa mga mission natin dyan sa WPS. Diba? Sa mga nangyari dito na mga pangubuli po ng Chinese, meron palang spy ang China mismo po sa loob ng PCJ. Isipin nyo yan, mga kaabayan. At saka nandyan na po yung mga Chinese nationals na 36 lahat, 3 years ago po, mga kaabayan. So 2 to 3 years, nandyan na po. Yan po yung panahon pa ni FPRD. So probably, yan po ipinasok po ni FPRD, makabayan. Okay, so dito po sa aking mga nakalap ng informations, kasi nga kung pagbabasehan ho natin yung pong tungkol dito sa Coast Guard sa US, makabayan, ang kanilang requirements kasi dapat daw isang US citizen. Pero ano bang nangyari sa Pilipinas? Bakit nagpasok sila ng Chinese national, makabayan? So yan po pag-usapan po dyan siguro sa kamara, makaroon dito ng hearing. Pero mga kababayan, nabalitan ko rin po na delisted na ho nila yung mga Chinese national or gipang kick out muna lang, makabayan. Okay, so ibabalita natin mamaya. At saka merong ipapakita sa inyo ng isang public figure na nagkaroon dito na maganda po na opinion tungkol dyan sa Philippine Coast Guard Auxiliary, makabayan. At syempre pag-usapan rin po natin. Di ba kahapon, meron kasi akong gusto po na i-correct dito, kasi alam niyo po si Sir Ivan, kapag meron tayong mabanggit dito na information na hindi pala ganun kakonkreto, makabayan, naalala niyo ba na meron pong kumalat ngayon na balita na meron dang paid advertisement, isang political advertisement na kumalat ngayon, paninira daw doon kay Senator Amy Marcos, doon po kay BP Sara, kay FPRD, at saka kay Boloy. Di ba sabi ko yun ni Admar, makabayan? Kasi sabi ni Admar, meron dang nag-feed sa kanya na mga followers po ng KOGC, ng mga DDS, nagsumbong doon kay Admar na meron dang kumalat ngayon na isang advertisement. At yan rin po ay kinumpirma ni Senator Amy Marcos na sabi niya na, di ba, merong budget daw sa kanya, para sa kanya daw, para daw siya isasirain dito at gagawa daw ng advertisement para siya masira, makabayan, si Senator Amy Marcos. Di ba, nabanggit siya ng 25 million pesos daw ang budget dyan. So, ang paninira po dito na budget po para po kay BP Sara, kay FPRD, kay Kiboloy, 400 million pesos lahat na yung makabayan. So, in package na ho, 400 million pesos. So, ngayon, gusto ko pong i-correct yan kasi meron pong nag-forward sa atin na link si Sir Michael, makabayan, nag-forward sa atin, thank you so much nga pala, na yan po ay totoo. Yes, i-confirm natin dito, yan po ay totoo. Meron talagang pong na-paid ads, makabayan, paninira po doon sa mga politiko na yon na aking nabanggit. Pero nasabi ko kasi kahapon na hindi po yan totoo, at saka sa tingin ko mga kababayan, yan lang po ay gawa-gawa po ng taga-SMNI kasi hindi ko po talaga nakita, makabayan.
Patanong po doon sa isang vlogger, doon po sa ating kaibigan po na vlogger na pinagtanungan ko, hindi niya po nakita yung makakabayan. Kaya nga nasabi ko dito na baka yun po ay gawa-gawa. Until kagabi, meron kong nakita po na vlogger na nag-vlog yan makakabayan. At saka after that, meron po na-forward sa atin na link po dito sa mga YouTube account na sila po dito ang gumawa po ng ads na yung makakabayan. Mamaya papakita natin yan. At saka syempre, yung video na yung makakabayan, ipapakita ko sa inyo, tinanggalan ko na lang po ng background music, ng mga ibang effects, kasi yun po ay copyrighted, mga kaabayan. Okay, at syempre, marami pang iba. Alam po si Sir Ivan, marami itong binibitang ito ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before tayo magsama, mga kaabayan, well, syempre, kukumusahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumusahan rin natin, mga kaabayan, ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandiyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. How do you mga kababayan? Lalong-lalo na, maraming salamat sa Unity Supporters! And of course, thank you so much at mga returning viewers, mga solid supporters ni Sir Ivan, mga Sugar Racing Channel, thank you so much at maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, i-welcome rin po natin at ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok Racing Channel, welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so syempre, welcome rin po natin ating mga kababayan po, mga viewers na mga Pinklawan or mga Dilawan. At yung mga salot ng Lipunan, at so yung mga anti-Marcos, welcome po dito sa ating channel and I missed you already. Namiss yung ba si Ivan? Hey! Gusto natin silang aasar yung mga kababayan kasi nga everyday, marami itong nababasa po sa ating mga ano, sa ating mga vlogs or dun sa mga comments, sa ating previous na mga comments na inakosan pa rin lang si Sir Ivan na ganun nga mga kababayan, bayaran da. So anyways, alam nyo ba na welcome naman po tayo dito. Kung anong kulay ka man, kung saan ka man dito naka-affiliate or saan ka dito dumapig, welcome ho yan sa ating channel para at least naman po, di ba, hindi ko kayo, kapag meron kayong message po kay Sir Ivan, hindi ako nagre-reply dito na mga pangit po. Pero nireplyan ko mga kaabayan, yung mga siyempre, mga good vibes lang, mga smiling lang, my heart pa yan. Kahit anong kalamang sinasabi dito na nakasakit na talaga. Kasi nga, pati nga yung pamilya kong mga kaabayan, parang kinukurs na rin po nila. At saan pati po sabi lang, bakla daw si Sir Ivan. Hindi bakla si Sir Ivan, guwapo lang. Di ba? Guwapo ba si Sir Ivan? So anyways, siya nga pala sa ating mga pinalangga po ng mga senior citizen, meron po akong balita sa inyo na napaka good news po. Okay, so mamaya, well, siya nga pala mga kaabayan. Alam niyo ba kung gaano talaga ako kahanga dito kay PBM? Bakit si Ivan? Kasi nga, despite dito sa mga, meron siyang sakit mga kaabayan or not feeling well po, si PBM asa si Evalisa, nagtatrabaho pa rin po ang ating Pangulo mga kaabayan. Isipin niyo yan, not feeling well, meron siyang na-develop dito na flu-like symptoms. Siyempre, kapag meron kang flu mga kaabayan, medyo, di ba, pangit po ang ating pakiramdam. Pero si PBM, hinayaan niya mga kaabayan. Nagtatrabaho pa rin po ang ating Pangulo. So, talagang hangang-hanga po ako dito kay PBM mga kaabayan. Yan po ang dapat na sundin po na isang, ang karakter po na isang Pangulo sa next po na maging Pangulo mga kaabayan. Dapat katulad rin po kay PBM. Okay? So, for more details, let's watch this. Tuloy pa rin ang pagtatrabaho ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng naranasan itong flu-like symptoms. Sa medical bulletin na inilabas ng Presidential Communications Office, tuloy ang pagtanggap ng matrabaho ng Pangulo habang nagpapahinga. Inaasahang dadalo na ang Pangulo sa kanyang public engagement sa lalong madaling panahon, oras na payagan na siya ng kanyang doktor. Patuloy din daw ang pagbuti ng pakiramdam ng first couple at stable ang vital signs kahit may sintomas pa rin nararamdaman ang dalawa. Inabisuhan pa rin ang Pangulo at First Lady na ipagpatuloy ang gamutan at magpahinga para sa kanilang agarang paggaling. Nagkaroon ng flu-like symptoms ang first couple matapos ng kanilang busy schedule nitong mga nakaraang araw.
Sa harap ng mga pagbabagong ipinatutupad sa bansa, positibo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi malayong magtuloy-tuloy pa ang pag-unlad na ekonomiya ng Pilipinas. At ayon sa Pangulo, hindi lang basta plano ang kanilang ginagawa, kundi hakbang na tiyak na may magandang resulta. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makakamit ng Pilipinas ang 8% GDP growth sa ilalim ng kanyang termino. Ito'y sa harapan niya ng ginagawang mga hakbang ng gobyerno para mas palakasin at mapalago pa ang ekonomiya ng bansa. Anya, hindi lang basta pagpaplano ang ginagawa ng pamahalaan. Sa halip, plano na may magandang resulta ang laging target nito. Kailangan lamang anya ng ilang adjustment para baguhin ang ekonomiya para anya maabot ang 8% GDP growth. Gayunman, kinilala ng Pangulo na hamon pa rin ng bansa ang mataas na inflation, bagay na tinutugunan naman na anya ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan para makontrol. At dahil nandyan pa rin daw ang hamon ng inflation, ipinunto ng punong ehekutibo na hindi pa napapanahon para ibaba ng Pilipinas ang interest rate nito. Sinabi naman ni Finance Secretary Ralph Recto na sa kabila ng geopolitical tension, nananatiling front runner ang ekonomiya ng Pilipinas sa ASEAN na may projected GDP growth na 5.8% hanggang 6.3% ngayong 2024. Nagpatupad na rin anya ang pamahalaan ng ilang economic liberation measures para palakasin ang investment para makamit ang 8% hanggang 9% GDP growth sa 2028 o sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Marcos Jr. Kampante naman ng Pangulo na mapapanatili ng bansa ang magandang takbo ng ekonomiya at maitaas pa ang GDP growth hanggang 6%. Yan ay sa pamamagitan anya ng mga pulisiya na inilatag na ng pamahalaan para sa ikalalago ng ekonomiya ng bansa. Matatanda ang lumago sa 5.6% ang GDP ng ekonomiya ng bansa taong 2023. Mas mataas ito sa China, Vietnam at Malaysia. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Sa kanyang pensyon, umuhugot ng gastos ang 67 anyos na si Mang Fred. Kaya mahalaga sa kanyang 5% na diskwento bilang senior citizen na ibinabawas tuwing nag-grocery. May maintenance siya kuman, ano, araw-araw. Kaya? Kaya yun, doon na pupunta, minsan yung natitipid ko sa gamot. Ang magandang balita sa bagong Joint Administrative Order ng Department of Trade and Industry, Department of Agriculture at Department of Energy, pinalaki ang maaring matipid ng mga senior citizen o mga nakatatanda at mga PWD o may mga kapansanan. Ang diskwento sa bibiling basic necessities and prime commodities na dating hanggang 65 pesos na menos sa bawat 1,300 pesos na pinamili kada linggo, ngayon ay halos dinoble hanggang 125 pesos o aabot ng 500 pesos sa isang buwan. Ngayon, it is 5% of 2,500 per week. So, halos dumoble siya. Tapos, kailangan apat na items dun sa listahan natin ng basic necessities and prime commodities. Tandaan din natin, ang applicable na discount yung for personal and exclusive use and enjoyment ng ating senior. So, yung ma-applyan ng discount, yung gagamitin lang nung senior natin. Good news ito para kay Lola Ellen, 71 years old, at kay Nanay Patricia na bulag ang isang mata. Pambayad ng tubig, kuryente, lalo na ngayon tumaas na naman ang kuryente. Kaya napakahalaga, napakamalaking halaga sa amin yung ganun na may discount ka. Makakabili na kami ng asukal at saka maintenance ko, number one yun, kailangan. Madadagdagan. Imbis na tatlo, magiging lima. Bigas, asukal, tinapay, kape, noodles at pang-ulam gaya ng sardinas, baboy, manok, gulay, LPG, uling at iba pang produkto ang pasok sa discount program. Ipakita lamang ang ID na may birth date at PWD card pati na ang discount booklet. Epektibo ito pati na sa mga online shopping platform at iiral sa Lunes.
paglilinaw ng DTI, hindi katuwiran na itataas ang presyo ng mga paninda ng mga retailer para bawiin ang diskwento sa mga produkto. Okay, so, di ba? Good news mga kaabayan. Kung nagustuhan niyo po, please like naman po sa ating video. Okay, so ating mga, para po sa ating mga senior citizens, yan po ang magiging privilege po sa inyo. Makakaroon kayo dito na malaki po ng mga diskwento sa inyong pribilehiyo. Okay, so anyways, jump tayo sa ating next topic mga kaabayan. Ngayon, painitin na natin kasi meron pong breaking news. Alam niyo ba na si Arnie Tibbs mga kaabayan, inaresto na po dun sa Timor-Leste. Yes, ito po yung kinumpirma ni Mayor Janis Digamo kasi meron siyang ipinakalat, meron siyang pinost doon po na picture po sa Facebook, sa Twitter mga kaabayan, na meron kasing nagbigay sa kanya ng picture po na kung saan ito pong si Arnie Tibbs naglaro kasi ng golf. So during po sa paglaro ng kanyang golf mga kaabayan, inaresto na siya ng red notice yata yung Interpol mga kaabayan. Kasi nga kung maalala ho natin, di ba, 3 weeks ago, meron pong ibinalita po itong si DOJ Secretary Remulla mga kaabayan na siya po napadala na ngayon ng NBI ng mga tauhan doon po sa Timor-Leste para po hanapin itong si makabayan, ito pong si Arnie Tibbs. At yan na po yung nangyari kahapon, inaresto na po si Arnie Tibbs makabayan. So for more details, let's watch this. Department of Justice or DOJ Secretary Crispin Remulla revealed on Wednesday, February 28, that Interpol has already issued a red notice against former Congressman Arnulfo Arnie Tibbs Jr. Remulla explained this is equivalent to an international arrest warrant. Aktibo nang hanapin, tsaka pag nag-cross ng mga borders, pumunta ng na-accost, on notice na talaga lahat na itong taong to ay hinahanap ng batas at dapat panagutin. Depende yan eh, kung gusto nilang sila humuli o tayo humuli, pwede nilang hulihin talaga. Kaya lang, baka mamaya mas gusto nila na magpadala tayo ng team doon para mabackup lang sila. The DOJ believes Arnie Tibbs would not succeed in seeking an asylum in Timor-Leste. Inaresto na raw sa Timor-Leste si dating Congressman Arnulfo Tibbs Jr. Kirimperma po yan sa News 5 ni Pamplona Mayor Janice Degamo. Anya, may nakita silang litrato online ng pagdakip kay Tibbs. Agad itong sined ni Mayor Degamo sa DOJ. Naglabas na rin ng hiwalay na statement ang DOJ at kirimperma ang pag-aresto kay Tibbs. Sa ngayon, umaasa si Mayor Degamo na maibabalik agad si Tibbs sa Pilipinas. Higit isang taon nang nasa ibang bansa ang dating kongresista. Si Tibbs ang tinuturong mastermind sa pagpatay sa mister ni Mayor Degamo na si dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam na iba pa. Naku po, umiinit na yung balita mga kaabayan. Diba? This is getting very interesting kasi nga si Arnie Tibbs dito, wala nang lusot mga kaabayan. Harapin na niya yung kaso dyan sa Pilipinas. So sana po mga kaabayan na mabigyan na dito ng hustisya yung pagkamatay po ni Congressman Digamo. Okay, so painit ng painit na tayo sa ating balita mga kaabayan. Ipapakita ko na po sa inyo. Yung nangyari po kanina, 1 hour ago, natapos po yung press con na yung sinasabi ko mga kaabayan, ang kaso ngayon ni Hitad, ni Maharlika, siya po si Puwi Quiñones. Kilala ba natin si Puwi Quiñones mga kaabayan? Siya po international po na fashion designer, naka-base po sa Manila at saka doon rin po sa California mga kaabayan, kung saan nandun itong si Tad. So yan po ang maganda kasi nandun rin po siya mga kaabayan. Si Quiñones nandyan po naka-base sa California, si Tad nandyan rin po sa California mga kaabayan. So ngayon, gusto ko lang po pasalamatan si Mami Peng kasi siya po nandun po sa press con mga kaabayan. Binigyan niya tayo ng kopya after po natapos yung press con. So for more details, let's watch this. Are you willing to pursue the case again? We really want to pursue the case because I think justice is needed and I deserve justice of what she's done. You know, I don't want other people to get hurt by what she just keep telling people without fact-checking. And because she only not destroys relationships, businesses, but I think for me, it's the mental health is very important right now, which is affects me and probably other people that she has been victimized. Thank you. For Mr. Attorney Kate, what happened if Maharlika or Claire Eden Contreras move to another state, that California have a different law in that state? Are you still willing to pursue her, or what's going to be the option for you? Well, sir, that's a very good question. However,
because Ms. Contreras Mahalika made the statements on a platform while being in Los Angeles, the California courts have jurisdiction over her. It doesn't matter that she's moved to a different state. She still has to defend this action. And even if she went back to the Philippines or moved to a different country, another country, she would still have to defend this action in California because the damage was caused and was done in California. Thank you. That's all. Thank you. Okay. Well, I just want to, you know, it took me a while to really think about pushing this case because, you know, as much as possible, I don't want trouble. I don't like stress because I had stress enough already with my life, work, and all that. But I feel like the lack of Harlika really affected me in business, not only business but also mentally. I got really depressed after that happened, and I feel traumatized about what she has said. And I believe someone will accuse me of, you know, scamming the people in the Philippines and participating or involving the First Lady as scammers. And it's just absurd because and I just can't comprehend people like that would issue a statement without verifying facts and doesn't even think, you know, how it will affect someone's life, especially, you know, not only the business but my mental health. Because of that, I've been taking antidepressants and anxiety because I just couldn't handle it sometimes. It's been hard, really, for the past few months. It was hard. So it was important for you to stand up for yourself and to seek counsel that could go to the courts on your behalf so that this injustice would not continue. Yes. So, you know, for one, I just want this evilness stop and bring it to justice because what she have said is very it's just very wrong and evil, I would say. Thank you for being so honest. Thank you so much. So ang ginawa pala ni Hitad, mga kababayan, doon po kay, kay Abel Bacojo, the same rin pala yung ginawa dito kay Poe Quinones. Diba? Tinawag yun na scammer, mga kababayan. So siyempre, kapag tarawagin ka po na scammer at saka maraming mga kita po ng mga viewers, kasi nga si Hitad, mga kababayan, marami po yung mga followers ng mga Pinoy, siyempre kakalat ka agad yan. Kaya pala, galit na galit itong si Poe kasi tinawag siya na scammer po ni Hitad, mga kababayan. So ngayon, itong kabastusan po ni Hitad, kasi nga tinadta na siya ngayon ng maraming kaso, mga kababayan, malapit na po yang matutulukan. Diba? Itong katangahan talaga ni Hitad, iyang kanyang kabubuhan niya, iyang ginawa pong style niya na parang pokpokens. Alam niyo ba na pumunta ka agad ako doon sa kanyang account, mga kababayan? Saka nagbasa-basa ako kanina before ako nag-vlog, nagbasa-basa ako doon sa mga comments po sa baba kasi siyempre nag-comment po ang kanyang mga followers, mga kababayan, na ipinalam sa kanya na meron po siyang bagong kaso. Alam niyo ba ang ginawa ni Hitad ngayon? Nagpanik. Sabi po doon sa nag-post or doon po sa nag-comment, mga kababayan, si Tad na ngayon ay lumipat na lang po ng apartment, mga kababayan. Lumipat na naman po ng apartment. Pero it doesn't matter kasi kapag nandyan ka sa California, mga kababayan, kahit saan ka ba po magpupunta, malulocate ka pa rin, mga kababayan, mahahabol ka pa rin po. Pero hindi naman po pwede itong si Tad na uwi sa Pilipinas kasi meron pong nakaambang sa kanya na kaso rin po, mga kababayan. Meron nakaambang sa kanya na isang warrant of arrest. So wala nang tatakbuhan itong sita, mga kababayan. Sana nga makulong tong gonggong nito, pasaway talaga. 'Di ba? Grabe ang kanyang ang kababuyan na ginagawa, mga kababayan.
no, sa ating gobyerno, kay FL, kay PBM. So dapat yan po si Hetad makulong na yan, mga kabayan. Okay, so before na mag-jump po sa ating next topic, well, i-shuttle man natin ating mga early birds, ang ating lagi pong nakantabay sa ating ibinabalita dito, na dyan po kasama natin ngayong araw si Ma'am Maricres Hernandez from North Carolina, USA. Hi to Ma'am Len Gonzalez. Nandiyan po si Barkadahan Forever FM. Hi to Dewey Tebes, Leonardo Saliero, Trixie Velia, Nonay Florin Hills. Hi to Julie Pintor, Mayet Cebuano. Nandiyan po si John Kuan. Hi to Ma'am Maria Cristina F. Manimbao, Leah Ann. Hi to Angelita Hosanger, Army Lagaso from Sacramento. Nandiyan po kasama natin si Jemuel Antonio from Paranaque. Hi to Biyahe ni AJTV from South Korea. At syempre kasama rin po natin si Ma'am Jen Mira Fuentes. Nandiyan po si TC Stein from Philippines. Hi to Ralis Carlinga, M. Sarino, Bose Sela, Belen Caranay, Liway Tanzo, Maiti Baisa. Hi to Rose B. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko na sa inyo kasi nga para pas mainit pa ang ating diskusyon dito, pag-uusapan na natin po yung kumalat. Ipapakita ko sa inyo yung kumalat po na paid ads na paninira daw doon kay Senator Amy Marcos, kay FPRD, pati rin po kay Kibuloy at saka kay BP Inday Sara, makabayan. At saka dito po sa video na ipapakita ko sa inyo, ulitin ko lang po, tinanggal ko dito yung sound effects, tinanggal ko rin po dito yung background music, makabayan, kasi nga copyrighted siya. At saka ipapakita ko rin po sa inyo kung sino po yung mga nag-upload, makabayan, or kung bakit or paano la in-upload bilang isang paid ads. Okay, so for more details, let's watch this. Wow, pasimba-simba ka pa. Eh, ano to? Paano ka maka-concentrate na yun? Diyos mo, pinako sa cross. Ako ang Diyos, tapos ipako mo ako. Stop! Stop! Sino dumating? Dadating? Si Pope. Gusto ko tawagan. Pope, ka-umuwi ka na. Ako ang hari ng langit dito sa lupa. Itong Katoliko na ito will disappear in almost 25 years. Pumunta ng tao. Ito pala ang Katoliko. Pag inabot ng libog, madre, kung ang mga bakla, mga bata, most of the priests are homosexual. Who needs a religion like that? Eh, etong kaibigan mo. Ako ang bagong langit. Ako ang Diyos. Ako ang bagong langit. Stop! O ano, papabudol pa ba kayo? May kasabihan na ang kakambal ng sinungaling ay magnanakaw. Pero para kay Vice President Sara Duterte, okay lang ang maging sinungaling. Hindi, dapat nagiging issue ang honesty ngayon. Lahat sila sinungaling. Lahat ng tao sa mundong ito sinungaling. Ito ay pinatunayan ng kanyang ama na naluklok pang Pangulo ng Bansa. Hindi ako tatakbo ng Presidente. In 2016, I will retire from public life for good. Sinungaling! At nangutang ng nangutang hanggang mabaon sa utang ang Pilipinas. Si BP Sara lumustay ng milyon-milyong confidential funds, 125 million sa loob lamang ng 11 araw. Samantalang ang kapatid na si Pulong ay nagpasasa sa 51 billion public works fund sa loob lamang ng 3 taon. It all runs in the family, yung pagiging sinuwaling at pagiging magnanakaw. Olala, chika el manga. Alam niyo ba na ang A is for apple at I is for Imee. As in, Imee the toxic ate. Now you know, but do you know what you do not know? Gusto niyo bang malaman kung ano ang napakalaking kasalanan ni toxic ate kay Utol BBM? At gusto niyo rin bang malaman kung sino ang dahilan kung bakit marami ang nawalan ng ayuda sa 4-piece? Totoo ba na iba ang tunay na ama ni toxic ate? Ito pa lang si Toxic Ate ay matagal na palang nag-ghosting ng kanyang kapatid na si Pangulong BBM. Ito yung puro siya pa-display pero literal na invisible siya sa first family. As if she does not exist. Delikado yan, te. Baka bigla ka na lang tumagos sa pader. Oh, di nyo alam yan, no? Now you know. Mabuti ba pala itong si Apo Wang O de Chopper?
at debeso-beso pa noong nakipag-eyeball si President BBM. Samantalang itong si Toxic Ate, lahat na yata ng klase ng papansin ay ginawa na niya. Sinabi na ni PBBM na hindi napapanahon kasi dapat nakatutok tayo sa hanap buhay ng tao. Ang kulit! For us to take full advantage of the new economy, we have to amend the constitution. Pero dead manes, bumbanes pa rin si Hutol BBM. Haplusin na wala! Oh, di ba nga, may pa-prayer-prayer pa siya kuno. As if siya talaga ang bida. At hindi siya villain o kontrabida. Puro rin siya pa-cute sa mga Duterte, only to be given a major supalpal by Baste Duterte of the Budol clan of Davao. May pa-join-join pa siya sa mga rally sa Davao eh, according to Duterte's butiking lawyer, Sal Panelo, hindi naman talaga siya welcome. Kung inyong matatandaan, di ba nga't pinagmumura ng mga Duterte si BBM, pero wala man lang siyang ginawa, mukhang masayang-masaya pa siya. Pangising-isi lang siya sa gilid as if walang nangyari. Naintindihan ko naman kasi syempre sobrang emotional siya. Talaga namang mag-re-revolution yung damdamin. Okay na sana na mumura-murahin ng mga Duterte ang Pangulo, pero kung sarili mong kapatid ang minumura, makukuha mo pa bang ngumiti? Ilang kapatid ko ba nasaktan po kayo sa mga nakakaloka? No way, di ba? Now you know. O naman hindi siya tunay na kapatid. Ang sabi pa ng butiking si Sel Panelo ay nakikisama lang si Toxic Ate sa ampo ng mga Duterte dahil init sa puwera ang senador ng kapatid ng Pangulo. Kumbaga, naghahanap lang siya ng kakampi kaya kahit sinong demonyo ay kakampi na niya. Ang tsakit-tsakit, di ba? Alam niyo ba kung bakit talaga naman palang greedy, sakim, swapang itong si Toxic Ate? Bistadong-bistado na siya na siya palang utak at pasimuno ng ilang mga petisyon para ma-disqualify ang kanyang sariling kapatid sa presidential race. Nakakahiya! Oh, alam na di. Feeling kasi ni Toxic Ate, siya ang ipapalit na replacement kay BBM, who was then the front runner in all presidential surveys because she carries the name of Marcos. Ambisyosa kate! Tapuking din ang kanyang ginawang pagsubit ng 13 billion pesos na pondo sa 4Ps para sa kanyang pamumulitika. Anyway, na-discover ng kampo ni BBM ang masamang plano ni Toxic Ate. Kaya doon nagsimula ang pang-ghosting sa kanya ng first family. Mismo ang kausap niyang taga Comelec na nilapitan niya ang nagchika kay presidente at ibinilik pa ang perang gagastusin sana para sa kanyang disqualification. Sa pamilya, bukod tanging si Toxic Ate lang ang may deadmanes bumpanes sa eyes ni President BBM at Madam Lisa. Pagka sa fairy tale ay nabanish at ibinaon sa bundok tralala tong evil witch na si Toxic Ate. Oh, di alam nyo na ang kwento ni Toxic Ate? Babalu! Babayu! Okay, so grabe mga kaabay, no? Grabe yung paggawa no, no, yung kay Senator Aimee Marcos. Actually, ano, sabi ni Senator Aimee Marcos na binadyetan daw ito ng 25 million pesos sa kanyang video lang mismo, kaabayan. Yung video po na paid ads para lang sa kanya, 25 million pesos. Sa akin, hindi ko maniwala dyan, mga kaabayan. 25 million pesos, ang laki na ho yan. Bakit? Kahit na sino po ng mga vlogger, kaya namang gawin yan, mga kaabayan. Diba, like for example, doon po sa unang video, nakita natin po si PRD, si Kibuloy, siniraan daw, pero hindi naman yung paninira, mga kaabayan. Bakit? Kasi kinumpile naman po yun ng mga videos na mismong sila po si FPRD as well as si Kibuloy nagsabi yung nasasalita, mga kaabayan. So hindi po yun paninira, kinumpile lang. So yung next po dito kay BP Inday Sara, hindi po yung paninira, mga kaabayan. Kasi nga mismo rin po si BP Sara ang nagsalita doon. Pero dito po kay Senator Aimee Marcos, ito ang klaro talagang paninira, mga kaabayan. Pero alam niyo ba kung paano na ginawa ho yan? So ngayon, di ba, pinakita ko sa inyo yung YouTube account na nang gumawa po ng mga videos na yan. Di ba, si Maharlika TV, ang isa, makaabayan, yung kay Senator Aimee Marcos ay si One Philippines. So ngayon, ang ginawa lang, makaabayan, after po na nagawa yung video na yon, pwede kasing ipromote po ng isang vlogger ang kanilang video sa YouTube, makaabayan. So ang tawag niyan ay promote your video, get started with YouTube ads. Pero syempre, you know, meron kasi yung bayad, makaabayan. So pagkakaalam ko, by minute kasi
kasi yan. Kung, like for example, hindi ko lang sure ha kung magkano talaga yung babayaran sa makabayan. Pero ayon po sa narinig ko, ang 1 minute daw na video makabayan, kapag ipa-boosting mo yan dyan sa YouTube or karoon dito ng YouTube ads, 10,000 daw yan per minute makabayan. Ayon po yun sa kanya, sa mga nagsabi sa akin, 10,000 daw. Pero hindi naman yan ginawa po ni Sir Ivan. Hindi kailangan eh. Kasi bakit? Eh siyempre, marami po tayong mga anumang kabayan na niniwala dito sa ating ipinaglalaban. So, tinulungan nila si Sir Ivan. So, hindi na po kailangan po ng boosting ni Sir Ivan. At saka, magpatulong po ng engagement dito sa ibang mga platforms. Okay? Again, thank you so much po sa lahat ng mga naniniwala po dito sa ating channel, sa ipinaglalaban po ni Sir Ivan. At saka, tumulong po si Sir Ivan at yung mga viewers ito, mga solid viewers. Thank you so much. Kaya hindi ko na po ginawa po yung ganun po na klase, ipapromote po ng YouTube makabayan. So okay, dito po sa ginawa po na video na yan, dito po kay Santo Amy Marcos, actually, hindi naman kailangan na siya pa rito isisiraan mga kababayan. Bakit? Kasi nga, mismo na po, si Santo Amy Marcos ang sumira sa kanyang sarili. Totoo po yan. Bakit? Di ba sabi nga nila, marami pa rin pong nasasabi kay Sir Ivan na itong ginagawa daw ni Santo Amy Marcos makaabayan, yung pagdapig niya doon sa mga Duterte, estratehiya daw ito ni Santo Amy Marcos. Pero ang ginawa daw ni Santo Amy Marcos ay parang naging spy lang siya doon sa kabilang kubol makaabayan. I don't think so. Bakit? Kasi kapag yan po yung strategy niya, estratehiya niya makaabayan, ang pangit po ng kanyang style. Kasi sinisiraan niya dito mismo yung first family. Di ba? Ang kitang-kita naman at very obvious talaga na sinisiraan niya makaabayan. So para sa akin, parang ang hirap talaga, paniwalaan na ito po yung estratehiya ni Senator Amy Marcos na parang hindi siya dito dumapig po kay PBM. Di ba? Mga ilan na bang instances, mga panahon po na lagi niyang sinisiraan si PBM makaabayan. Like for example, ipaparinig ko po sa inyo yung conversation nila ni Admar at saka ni Amy Marcos makaabayan at saka re-reaksyonan natin yan. Kaya ngayong mga kontrobersya, ma'am, na mas malapit sa bituka ng mga tao, tila natatabunan na nito kasi nga ginagastusan nila, mas hinahype pa, mas pinag-uusapan nila. Yun nga ang ikinagagalit ko dahil halimbawa, mulat sa poll nung pag-upo pa lang ni Presidente ni Bongbong ng aking kapatid, sinabi ko na noong 2022 pa lang, sinabi ko na kagad ang unang dapat gawin is subpuin yung agricultural smuggling. Abay mula noon hanggang ngayon, wala pa rin. Ayaw ipasa yung agricultural smuggling. Sino ba yung mga protector na yan na takot itaas yung smuggling na penalties? Yan ang nagpapahirap sa bayan, pumapatay ng magsasaka at nagtataas ng presyo sa buong kapulungan. Bakit hindi yan ang unahin? Yan ang talagang tunay na urgent, ang pagkain. Kung bakit import ng import, may smuggling pa. Talaga namang may kumikita dyan. Yan po ang example na hindi ko talaga magustuhan po dito sa mga banat po ni Senator Amy Marcos kay PBM makabayan. Kasi nga doon po sa kanyang statement, siyempre siniraan niya si PBM. Di ba sabi niya, pagkakaupo daw ni PBM, sinabihan niya na sugpuin daw yung smuggling nangyari dyan sa Pilipinas. Sugpuin na kaagad. Ang ibig sabihin, may smuggling na talaga nangyari po sa panahon pa sa previous admin makabayan, sa panahon po ni FPRD, kay Panot, mayroon talagang mga smuggler. So ngayon, isisisi niya dito kay PBM, buti lang si PBM, talagang tinugunan ho yan makabayan. Bakit? Ipapakita ko sa inyo mga sample po ng mga balita na kung saan ito ang nakagalit talaga kasi nga hindi to give credit ni Senator Amy Marcos kay PBM. Ano ba ang ginawa po ng Bureau of Customs? Sabi ito sa Balita Makaabayan or ng DOJ. Sabi ito, DOJ names DA officials facing raps over union smuggling. So dyan pala makaabayan, kahit minsan, may narinig ba tayo, naging credit yan ni Sir Amy Marcos kay PBM? Sabi pa dito, BOC or Bureau of Customs files criminal cases against rice traders for alleged smuggling. Sabi pa ito sa balita, custom files cases against rice importers. Pero yan ba gin credit ni Sir Amy Marcos kay PBM makabayan? Kasi nga doon po sa statement ni Amy Marcos, pinagmukha niya na si PBM incompetent, walang ginagawa at hindi niya natugunan po yung issue na smuggling makabayan or walang ginawa po si PBM. Correct ba I'm wrong?
Di ba? Grabe ho 'yan na paninira, mga kabayan. Kaya nga dito parang ang hirap paniwalaan talaga eh, na yan lang ayan daw ay estratehiya ni Santa Jaime Marcos para malapit siya doon sa Duterte at maging spy siya sa Duterte, mga kabayan. Ang hirap talaga eh. Pero para sa akin, pa talaga eh. So, dapat talagang malaman po dito ng iba po ng mga Marcos loyalists, kasi alam lang po natin na marami pa rin po mga kababayan natin po ng mga Marcos loyalists na naniniwala pa rin po dito kay Senator Jaime Marcos. Pero sana po i-advise naman natin si Senator Jaime Marcos kung estratehiya man yan, dapat hinay-hinay rin po. At saka kahit minsan, kahit mga hindi naman palagi, dapat po i-appreciate naman po niya ang ginagawa rin po ng ating Pangulong si PBM. Okay? So anyways, before na mag-jump po sa next topic, well, shout out natin. Nandiyan po kasama natin si Erwin Sinoren. Hi to Jeline Kianson. Nandiyan po si Ashen. Hi to, nandiyan po si Shannon Reyes from Muntinlupa City. Shout out kay Ma'am Angelina Arcelia. Hi sa Arcelia family, sa Shoko family, and Ponteras family na nandiyan sa Toronto, Canada. I-shout out po natin si Rodolfo Rabor from Tansa, Cavite. Hi to John Dungo and Camille Rabor Dungo na nandiyan sa Mitrogate, Dasmar Marinas, Cavite. Kasama rin po natin si Evelyn Garcia, and hi to Mamonet Borromeo. Okay, so pag-uusapan na natin, mga kabayan. Talagang sumabog po na balita na meron pong 36 lahat ng mga Chinese officials, nationals na ipinasok po during ng Duterte administration, ipinasok dyan sa Philippine Coast Guard auxiliary, mga kabayan. So talagang hindi po yan nagustuhan po ng mamayang Pilipino, ng mababatas natin, at lalong-lalo na ang pangit talaga kapag nandyan pa sa loob po ng PCJ ang mga Chinese officials, makabayan. Kasi nga, sila po yung nagiging spy dito. Diba? So, ang pangit talaga eh. So, dapat lang talaga na yan po yung imbestigahan sa Senado o sa Kamara. At saka, dapat ipatawag rin po ang previous admin kung bakit nila ipinasok po yung mga Chinese nationals, makabayan. So, ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung opinion po dito ni Attorney Claire. So, for more details, let's watch this. Alam mo kung ilang taon na, partner? Oo. Ang sabi, nandiyan na sila, oo, itong mga Chinese na to, noong 2 to 3 years na, no, na nandiyan, na parte na sila ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Yan ang sabi, partner. Eh, ito nga, nga ba yan, partner? Ano ba ang dahilan? Of all, di ba, partner, ng mga... Bakit sila pa? Mga tayuhan. Di ba? But Chinese pa. Oh. Oo, di ba? Eh, yun nga yung nakakataka, partner. Kasi, di ba, masyadong busy-busy ang mga news na pinifeed sa atin, partner. Na puro NPA, kalabanin ng NPA, puro ganon, partner. Mm-mm. Tapos, sa likod-likod pala natin, partner, eh nakakapasok ang mga ito. Diba? Na miyembro ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Eh ano ba tong Philippine Coast Guard Auxiliary? Ang sabi nga dito, partner, sa news, eh the secret weapon of the PCG. Ito, oh. Mm-mm. Oh. Secret weapon of the PCG of the Philippine Coast Guard, yung Philippine Coast Guard Auxiliary. Oo. Kasi to mga partner, mga ano to, volunteer members to. Okay? Pero syempre, partner, ano at ang mga ano ba ang mission nito? Ang sabi, itong mga auxiliaries, they will dedicate themselves in carrying out, kumbaga ipagpapatupad, no? Yung Philippine Coast Guard's mission. Uh-oh. No? Ano bang mission nila? Promoting safety of life and property at sea. Uh-oh. Protect the marine environment and conducting humanitarian missions in disaster response. Pero kung ang isa sa mga bansa na na kumbaga umaangkin sa some territories ng Pilipinas, partner, eh paano natin maaasahan ito mga pure Chinese na ito na ma-promote yung safety ng life and property at sea. Mm-mm. Property ng Pilipinas. Mm-mm. Kasi magko-conflict of interest din yan sa kanila. Kasi, syempre, mas mangangalagaan nila kung ano yung interest ng bansa nila. Pero, okay. Mm. Pag sinabing auxiliary, mm, ang ibig sabihin eh, pupwedeng tumulong.
Yes, ganun, pwedeng ganun po. Tumulong. Pwedeng tumulong. Mm-mm. Okay. So, saan sila ba po pwedeng tumulong? Oh, sa mga shoreline partner. Halimbawa, itong 36. Ah. Ba't kinuha natin sila? Oo, bakit sila? Oo, kinuha. Ito lang, at saka ito lang ba? Oo. Baka naman may nauna. Mm-mm. At saka umalis na. Di natin alam. Kasi ang nakita lang ni Commander and Commodore, 'di ba? Auxiliary Commodore Giovanni, tama ba, partner? Gaban. Gaban? Oo. Hill Gaban. Oh, Hill Gaban. Okay. Si Admiral pala. Admiral Ronnie Hill Gaban, Commandant ng Philippine Coast Guard. Eh, nalaman nga lang yata niya is October, tama? Oo, nung pumasok siya. Oo. Partner. When he assumed in the office noong October 2023. Doon niya lang na-discovery na ba? At tayo, kung ano-ano yung mga iniisip natin ng mga hagbang na para maprotektahan itong ating teritoryo sa West Philippine Sea, binobomba tayo ng tubig, eh yung pala, dito sa loob, nandyan na sila. Oo! Oh, oh. Nakapasok. Pasok, di ba? Pinoprotektahan natin ang ating teritoryo para hindi sila makapasok. Oo. Nandun na pala sa loob. Oo, nasa atin na, di ba? Nasa loob na pala. Ng PCG. O, saka partner, di ba, nakakataka. Oo. Kung October 2023 niya nalaman. Oo. Sinabi pa niya, we already went to a process in coordination with relevant intelligence and national security concern agencies of the government. And na-delist na nila. Pero partner, before that, parang hinihingan pa nila ng mga requirements. Nung hindi nagkaroon ng requirements, hindi natupad, partner. Saka lang ito dinilist. So, ang nakakataka, partner, di ba? Ang nakakataka, sabi niya, 2 to 3 years. Uh-huh. So, kung babalikan mo, 2 to 3 years, partner, ang presidente natin, si Pangulong Duterte. Diba? Mm-mm. At tanong nila, paano ito na isama sa PCG Auxiliary? Oo. Diba? Correct. Paano ito? Paano ito nakapasok? Paano sila nag-apply? Diba? Kasi syempre mag-a-apply ka eh. Kaninong ideya to, partner? Oo. Pero syempre, partner. Oo. Nag-research tayo ng konti, partner. Pero syempre, hindi naman nila inyunyus to. Oo. Nung panahon na yon na ang parte ng Philippine Coast Guard Auxiliary, may kasamang 36 Chinese. Di ba? Pero partner, ang nakita ko, yung mga nag-o-taking dito at tumatanggap na mga Philippine Coast Guard Auxiliary, alam mo ba kung sino? Sino-sino? Eh, si Executive Secretary Salvador Medialdea. Okay. And Secretary ng DOTR, mm-mm, Secretary Art Tugade. Mm-hmm. Kasi ang PCG ay under ng DOTR. Mm-mm. So in other words, nung nakapasok ang mga Chinese na to, alam nila. Diba? Uh-huh. Hindi ito maipapasok dyan, partner, kung walang bas-bas. Oh, ang tanong natin, bakit nila pinayagan na magkaroon ng PCG Auxiliary ng mga Chinese? Kaya ang unang tanong ko, nung nadinig ko to, partner, sabi ko, baka naman Filipino-Chinese. Oo. Hindi. Chinese talaga. Oh. Kaya ito, sabi nga ni di ba, Congressman Barbers, pwede silang magamit as spies. Oo. Bakit? Delikado nga. Oo. Bakit? Di ba kasi, partner, ang mangyayari dyan, yung lahat ng galaw mo, pwede nilang malaman. Mm-mm. Correct. Diba? Correct. Kasi party ka na auxiliary. Oh? Oo. Diba? Kasi syempre, doon tayo magpatrol, o doon tayo magganyan. So, pwede na matimbre lahat ng kilos mo. Diba? Eh, siyempre, saan ba ang loyalty ng mga yan? Of course, hindi naman sa Philippines. Di ba nila ito naisip, partner? Mm-mm. O meron din tong kapalit. Kaya ito nakapasok. 'Di ba? Anong kapalit meron to? Saka ang lihim-lihim nito, partner. Ngayon lang to lumalabas. 'Di ba? Eh para talagang ang dating nito, partner. Bentahang
Ang galawan dito, partner, bentahan eh. 'Di ba? Oo. So, medyo nakakalungkot na sa atin, 'di ba? Sarili nating mga opisyal, matataas pa man din, partner, yung pwesto. 'Di ba? Eh parang sila pa yung pinagkakanulo nila yung Pilipinas, partner. Paano nila ma-explain to na pati Chinese, pure Chinese, eh ipapasok nila. 'Di ba? Ipapasok nila sa napaka ano eh, itong position na to, partner, hindi lang siya basta position eh. Diba? Especially na Philippine Coast Guard, eh dyan nga nagkakaroon ng harangan, oo, ng water cannoning, diba? Ito nga yung nakikipagpatentero ng matagal na panahon. Tapos yung pala malalaman natin, 2 to 3 years, nandyan na. Meron PM. At 36 pa, partner, hindi lang kukonti. 36. Chinese. Oh. Para yun ang ano to, partner. Ang dapat alamin diyan, ano yung dahilan kung bakit ipinasok nila itong 36 bilang auxiliary. 'Di ba? 'Di ba? Na alam naman nila, alam ng gobyerno natin kung ano ang sitwasyon natin sa China. Oh, 'di ba? Oo. So bakit sa ganitong sitwasyon eh kanila pang ipinasok itong 36? Mm-mm. Para saan? Kasi kung sabi ko nga kanina, kung titignan mo, partner, ano ba yung ng ano trabaho, ano ba ano ginagawa, pwede, ano diba? Ba pwedeng gawin? Okay? Kung bakit kailangan mong kumuha ng mga ng auxiliary partner, 'di ba? Eh para tumulong. Oo. 'Di ba? Oo. Oo. Para tumulong sa loob. Okay. Para protection na yung Pilipinas, yung teritoryo ng Pilipinas, mga buhay na within the Philippine territory, partner. Tapos biglang yung isa sa mga umaangkin ng teritoryo natin, eh yun pa ba yung magbabantay? Pabor sa Pilipinas? Ganun ba yun, partner? Partner, ito ha, may na-research kasi ako, syempre tinignan ko, nakita ko, alam mo ba, dito sa US Coast Guard Auxiliary, tumatanggap din sila, partner. Kay US to ha. Pero ang requirements nila, partner, must be at least 17 years old. Okay. Be a citizen of the US. No. Either by birth or by naturalization. At least citizen ng US. Yun ang requirement ng US, ano? Coast Guard Auxiliary sa US. Oo. Eh, samantalang sa atin, kahit pala dayuhan. Pwede. So, yun na nga lang. So, ang mangyayari nito, dapat ipatawag ito kung sino yung leader at that time at bakit na-allow. Diba? Para namang obvious na obvious tuloy mga ka-UB. Saka parang mga engot tayo, partner, diba? Sorry. Oo. Kung ano-anong mga ginagawa po nating hagbang, diba? Every time na tayo'y binubuli. Eh pagkatapos, hindi natin alam, eh dyan sa loob mismo, ayoko mo namang sabihin ng mga ano, partner, pero nandyan yung ano, partner eh, yung nambubuli sa atin. Oo. Nasa loob. Parang di ba, parang nakakainis. Nakakainis. Ang tanong ko, partner, di ba, umami na nga itong si Attorney Harry Roque dati ng secret deal, di ba? Oo. So, ito bang mga ganitong klase, party ba ito ng secret deal na ngayon lang lumalabas? Oo. Kasi, partner, hindi ito mukhang kay PBBM. Dahil ang sabi ni Admiral Gawan, 2 to 3 years na sila dyan. Oo. So, hindi ito panahon ni PBBM. Oo. Diba? So, at saka, ba't tahimik rin? Kung hindi pa, partner, na-discubre. Oo. Kung hindi pa ito, partner, nalaman sa hearing. Oo. Eh, hindi pa na ano, partner. Nagtagal pa, partner. Nagtagal pa sa December 2020 lang na-delease. At bakit ito kaagad hindi ni-report? Oo. Hindi sinabi. Kundi lang na-discover dito. Eh, hindi ba din ito alam ng ating mga mambabatas? Tingin ko, partner, hindi. Ang mga ibang ahensya na gobyerno. Ba't hindi ito kaalam, pinaalam?
Eh kung ano-ano nang ginagawa sa atin partner na pambubuli, pang-aabuso, lahat-lahat na ginagawa. Tayo naman talagang hirap na hirap sa kung paano natin, partner. Didepensahan ang ating sariling soberenya, partner. Di ba? Okay, so any comments, reaction, libre po tayo na mag-comment dyan sa baba sa ating comment sections. Again, sagasama po sa ating mga viewers na lagi pong nagla-like sa ating mga videos. At saka sa mga nagsishare po sa ating mga videos, thank you so much. So anyway, yan po ating mga nakalat na balitang ng araw. Kung nakaabot ka po sa portion na ito, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre po ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programang ng araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, alam kong hindi ako perpekto. Minsan, nakakalimutan kong magdasal. Minsan, tinatanong ko ang aking pananampalataya. Minsan, ako ay nababalisa dahil sa aking mga alalahanin. At minsan, lumilingon ako sa paligid at nagsisimulang mag-alala tungkol sa aking kinabukasan. Diyos ko, tulungan mo po ako sa mga hamon sa aking buhay dahil kailangan ko ang iyong lakas araw-araw. Pakiusap na tulungan akong gumawa ng tamang pagpili sa bawat problemang kinakaharap ko. Naway, ipakita mo ang iyong pagmamahal. Panginoon, salamat po sa pagsama mo sa akin. Sa piling mo, kakayanin ko lahat ng problema sa buhay ko. Naniniwala ako na ang plano mo ang pinakamaganda sa buhay ko. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.